Okay. Yan. So, gumawa ako ng guide. Panghahagod lang ulit yan. Hanggang sa matuyuan, tapos papatuyuin. Ano nga ba yung paraan para mas ma-meet natin yung bilog netong round drop ceiling natin? Yan. Okay. Makita nyo yan. Simpleng guide na mapapakinabangan mo. So, sa pag mamasilya kasi na ito, hindi natin masasabi na makukuha natin kaagad yung masilya niya kung hindi mo gagamitan ng technique. So, sa technique na to, ayan, pasintabi. Sa technique na to, mga kamusta, kailangan mo lang ng konting at patience talaga. Tsaga tsaka patience, isa lang na. So, sa tsaga na, tinutukoy ko, mga kamusta, dapat yan hindi ka magsasawa na uulit-ulitin yan. Kasi, yan, may ginawa akong guide. Ayan, pinagawa ko sa tropa. Para ma-meet natin yung ilog natin. So, ang discarte lang yan, pupundahan mo lang talaga ng masilya. So, sa unang part niyan, kagaya ngayon, ito yung pinakauna niya. Medyo matakaw lang sa masilya kasi nga, yung sa may round drop ceiling natin, importante na ma-meet natin yung kasi ito magre-reflect ko ng ilaw eh. So, hindi naman siya kabigatan kung sakal nga po yan ang masilya. Ang kagandaan niyan, makukuha natin yung bilog na bilog niya. Kasi magre-reflect yan, mga kamusta. 100% magre-reflect. Kuha man yung meron siya. Meron siya dito may lakas. So, sabihin ko nga sa inyo, although ito ay part na medyo nakatago na, pero para sa akin, yung sinasabi na okay. So, may pinagawa ko sa tropa para hindi mahirapan magmasidya kasi around na ito. Ngayon, ito yung paraan ko. Okay, yan. So, gumawa ko ng guide. Ipanghagod natin. Ayan, no? So, popondohan lang natin. Yun ang discarte niya. Para makuha natin, mahabol natin yung talagang bilog na bilog niya. Kasi importante, mga kamusta, na dapat ma-meet natin yung bilog niya. So, kahit na gypsum board kasi, mga kamusta, pwedeng-pwede natin gamitin. Okay. So, hagod lang ulit yun. Hanggang sa matuyuan, tapos papatuyuin, tapos hagodin lang din ulit. So, gumawa tayo ng guide na gypsum board din lang. Check na natin. Kita